Good morning mga kabayan. Ayan, tayo ay mag-iimpake na kasi po. We're leaving this house and I don't know what happened next because I finished my contract also. So my boss is willing to sign me again, but he's not here in Hong Kong. He's locked down in the other country. So well, the second plan is I'm looking for a new employer, so let's go for my next journey. What's gonna happen? Yeah, everything will be packing all the things here. Maybe next month we change the house. Okay guys, this is how to sending to Philippines this door to door. Yeah, this is be the size, guys, from air freight. Hi, air freight. Baka naman may pa discount vlogging. Yeah, you should need to secure the downside because if you put a lot of things inside, you cannot put back at the back to secure at downstairs. Yeah. Sorry guys if I speak English because I have a friends from the other country. Sometimes they said they not understand what I'm talking about. Yeah, sometimes it's hard to talk in English. Yeah, so let's Tagalog English. Ayan guys, ganito po siya. Ito na yung pinakamalaking sizes nila. Lahat na ng gamit ko ipapadala ko para for the next step or my next journey. Well, we don't know yet. Konti na lang yung bit-bit ko. Ito po. Ganito po ang aming buhay as an overseas workers po. Yan, box. Kailangan mo muna siya i-secure. Yeah, lalagay ko na lahat kasi ng gamit ko. So, I choose be the solo para ano, hindi siya yung bulky kasi bawal ang bulky. Asan ba yun? May notes sila dito. Ayan. May bayad ang oversize. Thank you. That's it for now, guys. Itapos ko muna yung ano dito para maayos ko na yung gamit ko. I only have 1 month to fix all my things. Okay? Next step na lang muna tayo. Ayan guys, okay na siya. Na-type ko na ng mabuti. Dapat kasi may white pa sana. Eh, naubusan daw sila. Ang daya nyo. Air freight, ha? Wala na kayong white, ha? Kasi mahirap kasi kailangan yung may white para kahit umulan, mabasa yung carton, hindi siya lulusak. Ganun. Yan po, ganyan siya. Ganyan dapat. Secured niya yung ilalim bago nyo babalik ta rin. Kasi wala nang balikan yan, guys. Pag nasa ilalim na siya, mahirap nang itaob. It's so hard to put it back again at the from down to up, and you put up and down. It's hard to do it because it's too big. Almost half of my body. Half. Very mataas siya. It's very big po. Kalahati siya ng pagkatao ko. Pagkatao. Yan. Pwede kong ipasok ang sarili ko. You can put inside yourself as well. It's so big. Yeah, guys. Yan. So, yan na. Taob na natin. It's finished. Yeah, this is the whole. So it's very hard for me because half of my size or height is hard. Very deep, very how I don't know how many inches this one. Okay, next move. Hi mga kabayan, mga katangyaw. Update ko lang kayo. Yan, ito po yung door-to-door ko na box. Nakapaglagay na ako. Hindi ko na
ipakita sa inyo kasi po madugong paglalagay. So ayan, samahan nyo pa ako, hindi pa siya puno, so marami pa ako ilalagay. Kaya yan guys, ang hirap maglipat, kaya ayan po, ganito ang buhay namin. Yan mga sapatos, mga dapat nang iuwi sa Pilipinas kasi change house, change employer. So tara, kasi masyado siyang mataas guys, kaya ang hirap. Ayan, andito ako sa loob ng box. Yan guys, ganito po siya. Siksik siya sa loob at marami tayong malagyan kasi marami pa tayong ilalagay. Yung dilipatan kasi namin, maliit lang yata yung bahay, so kailangan ko nang ipadala ang dapat ipadala. So kailangan secured ang ating gitara. Kaya yan, napabalutan siya ng puro damit. Mga sa ibabaw na lang siguro to dahil marami pa akong ilalagay. Ito mga damit ko na iuwi na, binakyum ko siya guys para maliit ang makuha niya ng space. Puro damit lang naman to, so mas maganda na siyang i-vacuum. Yan. Nalagay pa pala ako. Pwede ko pa siyang buksan tapos pupunuin ko siya para konti lang yung space. Haha, ganito po ang buhay. So, ayan. Kunin ko pa yung iba. Mahirap pag-impake guys, lalo na pag matambak ang mga gamit mo. Yan guys, ganyan siya. So, madami pa akong ilalagay. Nasa loob pa ng kwarto. Yan mga kabayan, update ko lang kayo sa kanina. Ay, thank God, nagkasya din. May sobra pa. So, di pa naman tapos. Pero marami pa akong pwedeng isiksik. Hi, thank you Lord. Marami pa, meron pang mga space. So, yan, ganyan po kami. Ganyan po ang buhay overseas, guys. Yan.
napuno ko din siya. Yan, hindi pa tapos, meron pa, pero at least relax na, kasya na lahat. Nagkasya lahat, yan. Na pasok ko lahat yung nandun sa strike bag. So, good news, yan. Ay nako, kala ko hindi magkakasya. Ito yung gitara. So, hindi pa ako ma-oversize. Mapipipi ko pa yan mamaya. At saka hindi pa naman ako tapos. So, yan. Thank guys. Then, kukontinue ko pa ang pagpapaking sa mga damit ng amo ko. Ganyan guys. So, see ya. Ayan na guys. Update. Ayan na. Tuloy-tuloy na sa pag-impake at kami aalis. Yun, pang winter ko yun. Tapos yung mga... Ay, ang dami pa din guys. Diyos ko dahi. Ayan, ubus na laman. Uy, ana. Ah, sa kanya na yan, sa amo ko na yan. Ipapak ko din yan. Sa amo ko na yung natira. Ay, grabe po. Ang hirap maglipat. Ayan. Ubus na dito na. Natapos ko na to. Konti na lang. Ayan, yung mga damit niya. Kailangan kong... i-vacuum. Wala na tong laman lahat. Konti na lang. Hindi na kasi kasya yung ano. Yan, wala nang laman. Hindi kasi kasya na yung vacuum ko, guys. Kaya, ito yung door-to-door ko. Mamaya, isarado ko na. Yan. Yan na yung mga damit dun sa aparador niya. Yan na po lahat. Kasi kailangan kong i-seal dahil matagal siyang mawawala. Matagal siyang babalik ng Hong Kong. Kaya kailangan naka-vacuum sealed. Tapos ito yung akin. Ayun, ang bibit-bitin ko. Yan. Kumunti na lang yung gamit ko, guys. Pero... madami pa din. Hi, Diyos ko Lord. Sige, mamaya na lang ulit. Update. Hi, mga kabayan. Kapangyaw. Yan na nga. Ito ng ating box. So, ayan. In-scotch tape ko buong box kasi mahirap na po dahil pag-ulan na para hindi madaling masira ang box. Yan guys, tapos na ako. Over siya, pero okay lang. Naipasok ko naman lahat. Baka ka pwede kong makarate. Ya! Para mag-plot siya. Ayan. Yan na nga guys, update ko kayo. Hindi na ako pipirma ng amo ko kasi nga wala naman siya dito sa Hong Kong. So, better na humanap na lang ako ng amo. Marami pa akong gamit pero I hope na makahanap ako ng bagong amo. So, kaya yan. Abangan na lang ang susunod na journey. Then, sa Monday na po ang pick up nito. So, hopefully, hindi ko alam kung ilang, kasi dati po, 2 weeks, nasa ano na to, nasa Cavite na, 2 weeks to 3, basta 14 days lang, pero ngayon kasi may aberya, may COVID, so hindi ko alam kung ilang linggo siya aabutin, baka mga isang buwan to makakarating sa Pilipinas, so... yan, update ko na lang po kayo. Tapusin ko, konti na lang siya guys. Bali, ano ba? Ito pa, lahat yan kailangan kong ipack. Ilagyan ng ano, ng scotch tape. Para secured siya, diba? Oh.
pictured yung kanyang ano. Hindi siya, kung sakasakaling mabutas tulad nito, idoblehin ko na lang to. Na butas na, doblehin ko na lang siya. So, yan. Para hindi siya maano, bumuhos. Kung ano man yung mga nasa loob. Puro mga gamit ko lang naman yan, guys. So, madaming naipon, gamit. Eh, ang tagal ko ba naman sa amo, 8 years, diba? So, expected nyo na lang. Tsaka, tagal na akong hindi nagpa-box. So, naipon lahat. Yan na. May ano dito sa loob. May surprise sa loob. Imagine ninyo magkasya ang rep dito, no? Ang rep. Joking lang po. Hindi po rep laman yan. Puro mga gamit ko, guys. Yan. Mga damit, mga bag, na naipon. So, kailangan nang ipadala kasi bagong amo. Saka mahirap mag-fitbit ng maraming gamit. Ganyan siya, guys. Pero kung maliit lang siya na box, pwede ko siya sanang itumba para mag-flat. Pero dahil sa sobrang laki niya, tinan nyo. Diba? Malaki siya. Mahirap na siyang galawin. So, ganyan na siya. Ipipick up na siya ng ganyan. Hoy, kaya guys, ayan, konti na lang. Tapos na ako. Salamat. Sa susunod na journey. Bye. Please like, share, and subscribe. God bless everyone. The bubble.